Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Narito po tayo sa ating programang Naic Family Time. Narito po si Brother Mike para sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa magandang panahon namin naranasan dito sa Saipan. Maraming salamat sa mga pagpaparang natanggap namin at sa mga biyaya na mga kapakalaw mula sa langit ng Diyos. Sa mga po ito, nadalangin po namin ang aming mga nanonood at kikinig sa Naic Family Time. At ingatan niyo po sila, ingatan po niyo kami sa habang ang bagyo ay dumadaan sa Pilipinas. Maraming salamat sa ng Diyos sa pagtugon sa mga prayers namin. Maraming salamat sa pagpapala at pagpatawad niyo sa amin ang mga kasalanan namin na nagawa laban sa inyong kalooban. At patubahan niyo kami sa paggalang pag-observe ng Sabbath day sa araw po ito. Maraming salamat po Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay naku. Ayan po. Si Ehem. Kamuna Brother Mike. Yes. Magandang maga po. At kasama po natin dito ang aking may bahay. Hindi ko nandito rin po. At tayo po ay nasa family time. At dito po sa Saipan, ang panahon ay maganda. Sikat ang araw maliban sa bahing Pilipinas po. At sila ay dumadaan sa matinding lakas ng hangin at ng matinding pagkulad po sa mga oras po ito. No? Okay. Salamat sa iyong ulat pag-asa. Ay, ulat panahon pala. Muli po ay magandang umaga sa inyo mga kapatid. Salamat sa iyong panalangin, Brother Mike. You're welcome. At salamat po sa inyong pagsama dito sa ating programa, ang Naic Family Time. Yan ang ating iniiwasan, kaya ngayon pong bagyo, diyan sa Pilipinas, maulan, mahangin, ay kumubli po muna tayo. Dahil sa, upang hindi tayo mabasa, at hindi tayo makakuha ng ubo, hindi tayo makakuha ng sipon. Ano po mga kapatid? Kaya dyan lang kayo at narito po ang inyong programa kasama ng pamilya dito upang sa ngayon ay patuloy nating ipakita at iparating ang pag-ibig ng Diyos. Ano mang panahon yan, ano mang sitwasyon yan, lalo nating nakikita ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi ba mga kasama ko dito? Yes, hello. Eh, kami ko, ano masasabi mo dun? Kasi yung boses ko eh. Happy Sabbath po. Sabi nga, pag-ibig ng Panginoon Diyos ay nakikita natin sa paligid-ligid lang, sa nature. Tingnan natin ang alapaap, ang init ng araw, mga bituin sa gabi, at hangin, mga ibon, sila po ay araw-araw ay pinagpapala ng Panginoon Diyos. At sabi nga, tayo po ay dumalangin palagi sa ating Panginoon Diyos araw-araw na bigyan tayo ng patuloy, ng biyaya, ng kaligtasan, at patuloy ng Holy Spirit, at tayo po ay panatiling tumingin sa taas. Dahilan po tayo ay makasalanan at ang ating buhay dito sa sanlibutan ay minsan masalungot, minsan maligaya. Subalit huwag natin pong kakalimutan na tayo po ay pupunta sa bangong langit at bangong lupa. Yan po ang pangako sa mga naghihintay sa ikalawang pagpwedo ni Jesus Christ sa ating panampalataya. Yeah. Di ka pa okay? Yan! Salamat sa iyo, Brother Mike. At sinabi ka po, mag-ingat tayo. Tayo iingatan ng Panginoon. Ayan, ang sabi nga ay ingatan niyo ang inyong sarili. Ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ang isa sa ating mga gawa ay ang pag-iingat. Alam na natin may mabagyo at may ulan, eh kung lalabas pa po tayo, eh nasaan ang pag-iingat natin sa ating sarili? Kaya yan po ay isa lamang paalaala sa atin. Alam ko na, happy Sabbath po sa inyong lahat. Saan mang tayo naroon, basta nasa isip natin na ingatan ng araw ng Sabbath. Kung nasa bahay man tayo, sa panahon na ito ng bagyo, ay lagi tayong manalangin at gayon din ay umawit na may kagalakan para sa Panginoon. Sapagkat ang araw na ito, kahit na wala tayo sa church dahil sa ulan nga po, ay naroon pa rin ang ating pag-worship. Ayan, kagaya nito, kasama niyo po kami. Salamat muli sa inyong pagdaan, sa inyong pagsilip dito sa ating programang Naic Family Time. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. Ayan. And like. Ang programa natin ay hindi po para sa atin lamang, kundi para maipalaganap sa ganitong kaparaanan ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang nalalapit na pagdating. Tayo naniniwala
na ang Diyos ay malapit nang dumating. Kaya nga, di ba ating malimit na sinasabi, Jesus is coming, get involved. Tama ba yun? Oh, yeah, no? Tama nga. Sabi nga, kapag meron tayong talento, yung sinasabi sa morning watch, sa Colossus 3, yung talento na yan ay kailangan gamitin natin para madagdagan. Yes. Kapag di natin ginamit ang talento natin, parang sa takbo ng panahon, sa haba ng panahon, ay nawawala. Kakalawangin. Katulad doon sa Mateo 25, yung talento ng the talents, you know, parabola ng talento. Hindi na isa, dalawa, at lima. At kung habang ginagamit ay lalong lumalago. Katulad ng ating mga talento, ang bawat member ng simbahan ay kanya-kanya ang talento. So, pag pinagsama-sama yan, with the word of unity, tuloy-tuloy, aasenso lang. Amen! Kaya tayo sama-samang gumawa para sa Panginoon, ano man ang ating kakayahan. Ang sabi nga, just ordinary people, but when you put it in Master's hand, yeah, ano mangyayari? Malaki po. Ayan, awit yan. Narito muna ang ating verse of the day, sapagkat nasa Romans 1:17 po. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, tayo po'y nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano nga ba ang faith? Ang paniniwala sa hindi nakikita. Yun. O Miko, sa mga kaidarin mo, ano ang faith? Ganun din. Ang faith po ay... Ganun din po. O, di ba? Walang pagbabago. Walang pagbabago sa... Faith katunong generation is the po essence yan, or... of things unseen. Chapter 11 ng Hebrew. Di ba? Kaya pananampalataya daw ay kabubuhay ng bawat isa sa atin. Today, yesterday, and tomorrow, ang faith po ay the same. Yes. So, nasa tao na lang po yun. Sa tao po. Nakita po yan sa gawain, sa pagsasalita. Sabi nga po sa... Kamuto ko ng verse, kakabasa na po last night. Ano yun? Yung kung ano po ang nasa puso ay lalabas sa bibig. And... to actions. So a good person will do and say good things, while the other person will do opposite. Yes. Ayan. Kaya, yeah, isang paalala po sa atin sa ating verse of the day. Hindi pa na yan ang GMs, pero yeah, maganda rin po. Ako may verse din of the day. Oh! Ito yung sinasabi ko kanina na morning verse to. Ito ay nasa Colossians, Kapitulo 3, Verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso ng gaya ng sa Panginoon at di sa mga tao. Ayun! Ang ganda so, naman. Ibig sabihin eh, minsan, bakit ko ginagawa to? Wala mang sweldo. Yeah. You know? So, hindi lahat ng ginagawa ng tao may kanting parang may kapalit na reward. Pera. Diba? But ito ay ginagawa natin, do it for Jesus nga sabi dito. Colossians 3:23. Sabi, anumang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Pataas ang ating tingin talaga. Oo, kaya nga, minsan naisip natin mga Kristiyano, ano po, tayo ay hindi mga yung gumagawa kapag may nakatingin lang. Yeah. Di ba, no? At makikita naman yan sa performance ng mga Christians and even non-Christians, kapag ka naroon ang mga pagkatakot sa Diyos, naroon ang nasa puso yung commandments, yeah, ay gagawa ka ng hindi dahil sa ikaw ay nakikita, hindi dahil sa ikaw ay may sweldo na ganun, kundi parang sinasabi ka nga, Mika, no, yung calling, nasa puso mo yun. No, kaya isang napakagandang verse yan, Brother Mike, na yeah, paalaala rin sa akin. Sa akin din po. Sa so, ating lahat. We are working and preaching, ministering, lahat na po. Not for the praise of man, yes, but to praise God. So, yan ang sabi nga eh. Sa ating mga hanap buhay, sa mga businesswoman, businessmen, sa ito ay kailangan nadali ng religion na ang Espiritu ni Kristo ang ipapakita. Kaya yung mahirap talaga ito. Oo. Spirit of Christ ang dadali natin. So, minsan, spirit ni Mike, Lord, forgive me. Like, yes. Lahat tayo nagkakamali araw-araw. Hindi tayo. So, ngayon, kailangan diligent,
and faithful representative of Egypt. So kailangan na pagpakumbaba at tuloy-tuloy sa gawain ng Diyos. Kasi pag gawain ng tao, mapuputol, akala natin successful, pero sa dulo, babaksak. Pero yung gawain ng Diyos, akala natin mahirap, pero tuloy-tuloy yun. Basta tuloy-tuloy lang at maging successful. Yun ang tingin ng tao eh. Yan, nakikita, oh, yun, maganda. Pero sa wakas, I learned it by experience. Yes. So we need to be tapat sa Kanya sa araw-araw. Yun. Sa ating pananampalataya. Sabi nga, ang great test ng pananampalataya ay pagbabalik sa Panginoon Diyos ng Kanyang pagpapala. Yeah. Na Malakay chapter 3. Okay. Pagpusubok yan. So kahit na wala na, pag nakalimutan tao, dami-dami pera, then biglang mawala. Bakit nga gano'n? So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na manumbalik sa Kanya at tayo titanggapin niya. Hindi naman pababayaan tayo. When everything or and everyone fails, God does not. So, right. Amen. Okay. So, bumabalik pa rin dito sa verse ko, no? Pananampalataya. So, we walk by faith, not by sight. Yes! At pati pa rin ang bunga ng Espiritu ay makikita. Yan. Opo. At naway, kung meron man tayong mga nagagawa at nasasabi. At nakikita ay yung maganda ang ating bigyang diin at hindi ang mga bagay na hindi maganda. Yan. Alam ko, kapag nakikita nyo kami, sana tingnan natin na yung maganda. Uy, bakit ganun siya ngayon? Ayan. Alam mo naman, di ba? Kapag ka nga nagpakita ka ng, para may object lesson tayo dito, no? Sa susunod yan. Ayan. Kaya maganda pong pag-usapan na ang ating banal na kasulatan. Alala ko ang ating mga taga, Timalan, ano, nagkakaroon sila mga grupo-grupo nung Bible quiz. Kakatuwang pagmasda na sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. At gayon din ay naway pagpatuloy natin, hindi man sa pamamagitan ng quiz, na nakita ko rin na sila ay nagbigay ng mga verses at pinaliwanag sa mga grupo. Maganda po yan. Tuloy lang natin. Nakakatuwa ang karanasan ng tao talaga sa loob ng nakaraan sa loob. Nakakatuwa. Isang malungkot, isang masaya. At yun, pag tinignan mo, bakit nga gano'n? Bakit nagkaganito? Talaga. Totoo yan. Ang ating mga karanasan at mga nangyayari sa tuwi-tuwi na ay kung panunuorin mo, babalik tanawin mo. Ay minsan ay napakabait ng Panginoon. Yes, amen. Amen. Yan ang lagi nating sasabihin at isa puso. Ang Diyos ay talagang nandyan lagi. Sabi nga, sa tao, akala natin tapos na, pero sa Panginoon Diyos, nating ay walang imposible. Walang imposible. Kaya ngayon, di ba, parang inuubo ako mabuti mga kapatid. Yeah. Matagal-tagal na. At ang kalusugan nawa natin ay lagi nating at titingnan din dahil ito ay templo ng ating Panginoon. Amen. At dapat ingatan. Uy. Dapat ingatan. Yan. Yeah. Okay. Yan. So ngayon mga kapatid, ating batiin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Happy birthday sa mga nagdiwang ng kaarawan. Alam ko na may mga nagdiwang. Si Sister Malu. Sister Malu Bata, happy birthday sa iyo. At gayon din sa mga iba pa nating mga kapatiran. Meron ka ba, Miko, na mabanggit dyan ng mga nag-birthday? At pasalamat tayo sa Panginoon sa mga araw at mga taon na idinadagdag sa atin at ibinibigay sa atin. Kung paano tayo iningatan ng mga nakaraang taon, ay patuloy pa rin tayong iniingatan. Kaya happy birthday po sa mga nag-birthday at happy anniversary sa mga nag-anibersaryo ng kanilang kasal at gayon din ang binyag. At gayon din, alam ko si Sister Shaina ba yun? Nasa Pilipinas ka na ba? Ayan, sumagot ka sana. At, Oo, hindi na. Sino may birthday? Binati ko lang siya. Kasi medyo tahimik siya sa komento. Malamang ay nasa Pilipinas siya. At kasama na yung pamilya. Enjoy and be happy. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Narito po tayo sa ating Naic Family Time, mga kapatid. Magamat maulan, tuloy po lamang tayo. At narito si ang brother. Oy. Live po tayo, mga kapatid. Yeah. Si Brother Sam po. Sam, Sierra, November 2. Sammy. Shara. Shara ng Mother Church. Happy birthday sa iyo, Sam. Yun. Happy birthday, bro. At si JM Casianeres. Happy
Uy, thank you sa komento, ha. Thank you, Bay. Medyo mabilis pala ako magsalita. Ay. Salamat. Ayun. Sino pa? Sino pang may birthday? Si Sammy? Si Malu? Samuel? Ay. Sam lang. Sam Shera. Kamusta kayo dyan sa mga taga-gulod? Taga-Mother Church? Tuloy ba ang inyong... Sa ano po siya ngayon? Sa Halang? Ay, sa Halang ka pala ngayon. O, kamusta ang taga-Halang? Yun. Kamusta mga taga-Halang? Siguro mabilis ang ating internet connectivity. Mabilis ako magsalita. Baka po ng load. Oo. Oh, ayan. So, awit tayo. Kung meron po kayong mga komento ng may mga may birthday, sulat nyo lang po. At libre naman. Subscribe. Libre naman. Hello kay Sister Ira Mel Talon. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Ayun. Si Sky. Sino pa ba? Si Howard? Parang ganun nga ba? JL? Parang hindi ko matandaan. Pero sila po yun. Yun. Tayo'y mag-awitan. Ay, mag-awitan ng birthday song. Siyempre po. Happy birthday! Yan. Awit tayo. Narang nag-sermon na tuloy tayo niyan. Ano? Maganda siguro mag-message tayong tatlo, no? Sabay? Sabay? Uy, very lively yon. Oo, di ba? Awit tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Muli ay happy birthday, mga taga-Naic. Awit naman kayo dyan. Happy birthday! Happy birthday! Sama natin sila sa mga dalangin. At gayon din yung ating mga kapatiran na nakikita nyo na wala sa inyo, ay, matagal na rin natin din ang kasama, isama po natin sila sa panalangin and ang mabuting kalusugan ng taglayin. Ayan, mahangin daw po sa ating Pilipinas kong mahal. Mahangin, maulan, kaya ingat po tayong lahat. At doon sa mga nagpunta ng mga church, lagi po kayo magdala ng payong. Yun nga lang, kapag sa church, syempre hindi kayo mababasa. Pero paglabas nyo, basa kayo. At saka, ingat dahil sa mahangin. Yan po, mga kapatid. Punta po tayo dahil sa maingat tayo, kailangan din natin ang mabuting kalusugan at ang balita para sa kalusugan. Bago yan, may mga komento ba tayo, Miko? Meron po. Uy, meron po. Salamat po sa inyong pagsama ngayong umagang kay ganda. Sa inyo po ay hindi masyadong maganda dahil maulan. Dito naman, may araw. Pero alam niyo po dito sa Saipan, minsan ay umubukso-bukso ang pag-ulan. Yan. Kaya sa inyo po dyan, ingat. At mag-chocolate muna. Chocolates, hot chocolate. Si Miko, kasama ko dito. Para mamayalo po ako dito. Ayun, oh. Ayan. Yun ang tawag niya sa tsokolate. Parang ano lang yan, nakasanayan mong brand. Ayan. Sa mga kasama po natin dyan sa nag-comment, isang magandang umaga po sa inyo. Ayun. Excuse me po. Kung inyo pong na, ano yung aking boses ay medyo ano, garalgal. Broken. Ayan po. Sige, Miko. Basahin natin. Yan, galing po kay Sister Nimpa Custodio. Happy Sabat po sa lahat. Happy Sabat po! Ayan. Happy Sabat po. Galing po kay Sister Angelita Bernabe. Maulang umaga po sa lahat at happy Sabat. Happy Sabat po! Yes, maulan nga po. Kamusta, Sister Ate Angie? At galing po kay Sister Minda. Happy Sabat, mga kapatid. Kahit mga bagyong araw ay
patuloy pa rin tayong magpuri at magpasalamat sa kanya. God bless po. Amen! Totoo po yan, Ate Minda. Ano man daw nga po ang sitwasyon, kailangan ay purihin pa rin natin ang ating Panginoon. Kaya nga, rejoice with the Lord always. Again, rejoice. At sabi po ni Tita Baby, magandang umaga. Happy Sabbath. Happy Sabbath po sa inyo. Happy Sabbath sa iyo, Bi. Happy Sabbath, Camille. Happy Sabbath, JC. Papa B. Ayan, Happy Sabbath. Happy Sabbath po sa inyo lahat. Yan. Stay healthy and smile. Alam mo, okay, doon tayo sa ating kalusugan. At meron din akong i-share. Nakapraso lang doon ko sa kalusugan. Pero narito po muna ang ating doktora, Doktora Rebecca Talon. Magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan naman natin ang heart and fruits, ang puso at ang mga prutas. Anong mga prutas ang maganda sa ating puso? Nariyan po ang saging, bananas. Mataas ang vitamina 6 at C at mayroon po itong fiber, potassium at mga magnesium, mga sangkap na ano po, magandang pang-sustansya para ang ating blood pressure po ay ma-regulate. Berries po, at ibang klaseng berries sa atin po sa Pilipinas ay may strawberries. Mataas na pinagmumula ng vitamin C at ng fiber po. So, kung mataas ang fiber sa inyong pagkain, nakakababa po ito ng cholesterol. Na pag mataas naman ang cholesterol, nakakapagdulot ito ng sakit sa puso, ayon sa Academy of Nutrition and Diabetics. And isa pa, pag nag-diet nyo, mataas sa fiber, nakakatulong na bumabaan yung timbang na may kinalaman din sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang kalamansi po, alam natin na ito, mataas to sa vitamin C. At nagbibigay po ito ng proteksyon sa ating puso at nagpapatibay ng ating immune system. Ang langka o jackfruit, mataas po ang potassium nito, so nakakatulong po bumaba ang ating blood pressure at binabago nito o binabaligtad niyang effect ng sodium. It reverses the effects of sodium na nagpapataas ng ating blood pressure. Mataas po sa vitamin 6 to na nagbabawas ng homocysteine levels in the blood. Parameter po yon kung mataas ang homocysteine level nyo, nagbibigay ito sa kulo na kayo ay may sakit sa puso. Mangosteen or the queen fruit, mataas po ang minerals and vitamins nito, nakatutulong po ito sa mga karamdaman sa puso. Mayroon itong mataas na amount of calcium, iron, magnesium, potassium, and vitamins A, C, D, and E. O yung mga citrus fruits po natin. Yan po mga oranges sa Pilipinas, ito ay dalanghita. Mataas po sa flavonoids na tinatawag nating naringenin and hesperidin. So, may mga antioxidant and anti-inflammatory na kapasidad po sila. So, nakakatulong para mapaigi ang ating blood pressure at nakakapagbawas sa pagkakaroon ng paninigas na daluyan ng dugo. Ang pinya po. Meron po ang pinya na bromelain. Ang pinya lang po ang merong natural na source ng bromelain. So, ano ho ba itong bromelain? So, paano ito nakakatulong sa kalusugan ng puso? So, binibreakdown po ng bromelain yung yung mga cholesterol plaques, yung mga nagbabara sa daloy ng dugo para maganda ang daloy ng dugo at nakakapigil ito sa pagkakaroon ng stroke o atake sa puso. Ang bromelain po nakakatulong din na ang ating dugo ay magkadikit-dikit ang mga blood platelet o ang pamumuo ng dugo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po Ate Rebby, Dr. Rebecca Talon sa napaka-importanting mga bagay na i-share niya sa atin. At talaga namang pagpuso ang pinag-usapan eh. Talagang napakaganda po na marinig yan dahil sa alam niya naman po ang puso. Kaya tayo galaw-galaw muna, no? Brother Mike, parang mahina ba ako? Tayo gumalaw-galaw muna sa awitin natin. Yan! Yun, ang ating Love Divine. Tama? Invantay tayo?
Yes. Love lifted me pala. Masyado akong na into health. Tayo po lahat ay umawit at gumalaw. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Bigla ko tuloy naalala si Baby Nate. Baby Nate, kamusta ka na? At naway, magpadala ka nga ng video na umaawit ng Love Lifted Me para kasama kita. Ayan. O, kamusta kayo, Nika? Ingat lang at sa bagyo. Ayun. Wala tayong kanta? Brother Mike, bago mo iparinig din ang ating awit ngayong umaga at ang ating mensahe mula sa ating Bible Gems, nais ko rin i-share, ano, napadaan po kasi ako na gusto kong i-check lang naman yung ating weather, na anuhan ko yung na-capture ko yun, na yung ating palang stress, ano, ay malaki ang nagagawa sa katawan. Na kapag ka tayo yung sinasagi sa'yo kanina, Brother Mico, na kapag ka tayo pala may galit at hindi natin nailabas, yun daw eh, sabi sa doktor, yung license ng sa California, ang sabi daw eh, kapag hindi nailabas yun, kasi adrenaline yun, na parang yung lakas mo, yung adrenaline ay parang, ano yung sinabi kasi kanina? Steroids? Yun, oo. Na kailangan gamitin. Kapag hindi pala nagamit yun, dahil nagalit ka, ano, eh pinigilan mo. Eh, sa katawan pala natin na kakasira yun, mga kapatid. Kung inyo pong napakinggan din yun sa radyong napakinggan ko, yung paborito kong estasyon, basta weather at kung ano-ano pa. Dahil na nung panahon ng ating pagka-virus, ano? Ang dami nila mga balita. Ay, nahagip ko po yun. Na kapag ka tayo pala ay malaking bagay daw po yung nagagawa ng stress sa ating katawan. Yun daw ay malaking bagay na nasisira yung ating katawan. Kaya kapala, kapag ikaw ay medyo magalitin pero nagtitimpi ka, eh mas malaki ang nagagawang pagkasira sa ating katawan kaysa doon sa, kasi naglalabas yun ng ano eh, something na kailangan, yung may power ka, kailangan eh, ilabas mo. Then kapag ikaw ay yung lagi lang na nagtitiis, yung nagiging, sa sinasarili mo, Hinohold back mo yung... Kinocontain. Oo. Sa iyo pala yun. Sa iyo pala na sumisira yun. Kaya mga kapatid, isa lang po ito na palaala sa atin. Lalo na sa akin. Nailabas po. Hindi, wag na lang daw ma-stress. Hindi pwedeng ma-stress. Kaya pala may mga stress bone. Stress po ay parte ng buhay, hindi po mawawala. Oo nga, pero... So, kailangan po lang gamitin yung stress para sa mabuti. Yun. Na, kasi minsan,
iniisip natin yung kabutihan ng ibang tao, kaya tayo nai-stress. Opo. Kaya ako po, lagi lang nagpipingpong every break. Yun! Oh, meron siyang way to... wala ka atang boses. One way... Dalahin tayo sa buhay. Mm-mm. There's only one key. Kneel down and kneel down and pray. Tell all your problems to Jesus. Yun, hindi mo ititimpi sa sarili mo. You express to your best friend to Jesus. So, yun ay something like emotional, sabi nga social, emotional. Yun ang ibibigay natin. So, yun ang ating kasi kasama palagi. Pag may problema tayo, ibigay natin sa Kanya. Sa Kanya tayo umiyak. Kanya. Ano? You need to share it. Hindi siya mapupuno eh. Ang ating Panginoon, yeah. Yes, lagi po siyang bukas, yeah, para sa atin. Kasi pag sinabi mo naman sa iyong kaibigan, eh baka maging chismis pang lumabas. I don't know, nung few years ago, yung mga big companies sa Japan, meron silang isang kwarto. Oh! Na they use a baseball bat to hit the something. Supervisor na FJ. Like, every break time, pag galit sila sa supervisor, pinapalo niya yung kung basa, stress out. Diba, baseball bat na... Well, I don't know kung ginagawa pa ngayon ng sa Japan. Kaya pala, medyo mahahaba ang buhay nila. Yeah. Kasi meron silang way to labas, i-express yun. Kasi mga kapatid, yeah, tao lang po tayo. Minsan talaga nandiyan. Oo. Kaya dapat pala, meron ka rin way na yung stress management ata ito. Yeah, no? At anger management na totoo, so, naman pala. Opo, yun. Kaya pag hindi po ako nakapaglaro ng araw na yun, na iipon sa'yo. So, dapat po pala, pag maglaro muna tayo, kaya tumakbo. Yeah. Yun, para daw lumabas yung energy na inilabas natin, yeah, because of that feeling, emotions, na kapag galit na galit ka, huwag na lang po tayong yung susuntok o kaya mananakit dahil gusto mong ilabas yung galit mo, yeah, o kaya magsisigaw. Maganda yun na meron kang kwarto. Kneel down and pray. And yeah, then, bigay mo natin lahat sa Panginoon. Nahihirap, pero kasi pag minsan wala ka namang kwarto. And lumabas ka na lang. Sabi nga sa amin, kapag hindi mo kaya, lumabas ka at sumigaw ka! Yun. Ilabas mo. Kasi pag hindi mo nilabas, yun ang sisira sa katawan mo. Kaya yung may mga matitimpiin dyan, nakita na po natin ang... Sa karanasan namin ay nakita namin ang talagang pagkakaiba. Nang talagang inilalabas yung galit at yung hindi inilalabas ang galit. Kaya mga kapatid, isipin po natin yan sa ating mga churches. Isang magandang bagay na kung saan ay pag-usapan kung paano ang stress natin at anger natin ay maiiwasan yung makasakit sa iba, kundi magkaroon tayo ng solusyon na magiging malusog tayo. Di ba po? Kasi sabi ko nga po, ito'y templo ng Diyos na dapat ilagay natin happy lang, pero dahil sa tayo tao at may mga bagay na nakaka-stress sa atin, dahil sa sobra nating pag-aalala, sa sobra nating pag-iisip at mahal natin ang bawat isa, mabuti na po yung isipin natin kung anong magandang solusyon. Kneel down and pray. Narito po ang awit. Bago po tayo, makinig po tayo sa mga awit siguro. At umawit tayo. Yan, nang merong emotion. Kaya pag may nakita kayong mga may emotion na very strong, inilalabas lang po nila yung kanilang feelings. Kasi baka sa kanila sumabog. Awit para sa ating nga umagang ito, ang special number. Oh,
Pagkat ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo ibigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating patungo, ipamalita sa buong mundo pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag ilimutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Ay, ayan. Salamat sa iyo, Sister AJ, sa iyong napaka, yung awit ay talaga namang pong na mararamdaman natin na ang Diyos talaga ay Diyos ng pag-ibig. Salamat sa iyong talento na muli mong ishishare dito sa ating programa upang makarating sa ating mga kapatiran na kung saan ay minsan ay kailangan na marinig ang mga ganyang message at awit. Kaya thank you very much, Sister AJ. Sa iyong awitin at patuloy pa rin kaming nagsasabi sa inyong mga kapatid kung kayo may mga talento na gusto nyo i-share sa ating programa at marinig ng ating mga kapatiran at kaibigan, ay maaari naman po dito lamang sa ating programa, sa ating Gmail address at ganyan din po sa Messenger. I-share nyo po kay Sister Olive, Sister Yoli, at kay sinapamon po na ka-member natin dyan, maaari naman po at ibibigay nila sa amin. Kaya share lang po, naic.adventist@gmail.com. At kayo din po sa Facebook natin, naic.adventist Facebook page. Kaya salamat pong muli sa inyong mga talento na nasabi nga natin, pag hindi ginamit ay kakalawangin. Kaya napaganda po na gamitin natin, papuri sa ating Panginoon. Kaya narito po ang ating Bible Gems ngayong umaga, si Pastor Bong Fidakan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa ating pong Gems, kung saan natin pong pagtutuunan ng pansin ang isa sa mga teksto sa banal na kasulatan. At ang ating pong teksto ngayon ay matatagpuan sa 1 Corinthians 13:6. Now, ito po ang sinasabi, "It does not rejoice in righteousness, but rejoices with the truth." No? Ang pinag-uusapan po dito ay ang pag-ibig or love. Kung titignan po natin at ilalagay natin po doon sa text, love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Now, kung titignan po natin ang ilan sa mga translations, nung word na righteousness na nakalagay po dito, mga kapatid,
Doon sa NIV, ang nakalagay po dito ay does not delight in evil. So hindi po nagiging masaya sa mga kasamaan, sa evil. At dito naman sa ESV, mga kapatid, ay ang sinabi po dito, love does not rejoice at wrongdoing, maling magawa. Doon naman sa King James Version ay iniquity. Love does not rejoice in iniquity. At kung dito naman ay word na ginamit po dito ay unrighteousness. Ibig sabihin ay hindi matuwid o walang katuwiran. Now, kung titignan po natin mga kapatid, alam po tayo, nagmamahal po tayo. Lahat tayo ay patuloy na nagmamahal sa ating pong kapwa. At ang pinakamahal natin, siyempre, yung ating pong spouse, yung ating asawa. At kung titignan po natin, nung tayo ay nangliligaw noon, ako ay nangliligaw noon, siyempre, ang lagi kong gustong sabihin ay yung mga magagandang mga salita. Okay? At ang lagi kong iniisip na gawin ay yung mga magagandang mga gawa. At kung magre-react man ako, ay hindi ako magre-react na makakasakit doon sa kalooban ng aking pong minamahal. Kaya nga, kung lubos tayo na nagmamahal, mga kapatid, okay, hindi tayo matutuwa kapag mayroong mga hindi magagandang nangyayari. Lalong-lalo na kung mayroong mga inaapi, mga kapatid, mayroong mga pinaggagawa ng masama, mayroong panig-iisipan ng masama. Hindi po tayo matutuwa kapag may mga ganong nangyayari. Dahil kung meron tayong pag-ibig sa atin, mga kapatid, we will not be rejoicing in evil. We will not be rejoicing in wrongdoing. We will not be rejoicing in iniquity, even in unrighteousness. At kung ito po ay ang focus natin sa ating buhay, ay tayo matutuwa hindi sa mga masasamang mga gawa, kundi, sabi po dito, but rejoices with the truth. So kung ito po ay katotohanan, tayo po ay matutuwa. Kaya lang po minsan, nangyayari sa ating buong buhay. Kapag merong mga inalipusta, merong mga pinagtatawanan, parang tayo rin ay, bakit natutuwa rin po tayo, mga kapatid? May mga pagkakataon na parang masaya rin naman tayo, na yung ibang mga tao na papahiya dahil hindi natin alam na parang sila po ay medyo hindi tama ang kanila pong isipan, ay tayo rin ay natutuwa. Hindi po ito ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, dahil ang sayo po dito, ang tunay na pag-ibig ay natutuwa sa katotohanan. Kung ito ay katotohanan, nagiging masaya tayo. Unfortunately, mga kapatid, maraming mga pagkakataon sa ating buhay na sinasabi sa atin ng katotohanan, pero hindi tayo natutuwa. Na tayo po ay nasasaktan. Totoo yung sinasabi sa atin, inaayos yung ugali natin, na tayo po ay para maging matuwid at maging maganda ang ating lakad, pero hindi po tayo natutuwa. May mga pagkakataon na tayo, nagre-retaliate pa tayo. Na pag tayo ay napagsabihan ng hindi magandang nagawa po natin, nag-iisip tayo ng mga bagay-bagay na ibabalik at ibabato sa kanila. Oh, mga kapatid, kung lubos ang pag-ibig natin, gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon, we will not be rejoicing in evil things. We will not be rejoicing in wrongdoing and iniquity. But we will rejoice in truth. Kung nais po natin na maging masaya, mga kapatid, tayo po ay patuloy na humingi sa ating Panginoon ng pag-ibig at pagmamahal. Sa Kanya lamang po magagaling ito, yung isang pag-ibig na dalisay, na nag-iisip ng kabutihan ng iba. At kung ito po ay nasa puso natin, mga kapatid, ang ating po mga gawain ay magiging mabuting mga gawain, tutulong tayo sa ating po mga kapwa, magtitiwala tayo sa kanila, tayo po ay matutuwa sa mga katotohanan at ang ating po mga gawain ay magiging katulad ng ating Panginoong Jesus.
Kaya naman, sa umaga pong ito, mga kapatid, ang tanong sa atin, yung pag-ibig ba na nasa atin ay galing sa ating Panginoon? Nawa, sa atin pong paghayo at paggawa, atin pong patuloy na isipin ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito at Happy Sabbath po. Happy Sabbath, Pastor Bong Fidakan, at salamat po sa muling pagpapaalaala ng tunay na pag-ibig. Minsan kasi talaga, totoo yung sinasabi ni Pastor, na kung minsan ay natutuwa tayo na makita at marinig ang mga bagay na hindi medyo maganda na nangyayari sa ibang tao. Lalo na kung medyo may sama ka ng loob o kaya medyo kaaway mo, ano po. Pero ang sabi nga is, love your enemy. Mahirap pero ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin. Sabi nga niya, ay nariyan ng Panginoon na tunay na dalisay ang pag-ibig. At kung tayo ay titingin sa Panginoon at siya ang ating laging, yung buhay niya ang ating laging pagmamasdan, ay magaya nawa natin. Tayo nawa ay maging katulad niya na ang pag-ibig ay dalisay. Bagamat sinasabihan na naman medyo hindi maganda o kaya ay nakakasakit, ang balik pa rin ng Panginoon ay katahimikan at pag-ibig. Di ba? Kaya naway, ano sabi doon, yung paglagi mo daw kasama, yun ang magiging ikaw. Yeah. Di ba? Meron sa English yun eh. Yun! Sa English. Kaya, yung sabi dito, na kasama sa... kasama sa morning was ulit. Yung ba, nabanggit ni Pastor yung tungkol sa yung kabaliktaran, no? Pag-ibig sa iniquity. Yes. So if you love God, you trying to do everything according to your will. Sa kabila naman, malibig sabihin yung iniquity. So, tinikin yung word iniquity the other day. Okay. Masyadong malalim pala yun eh. Ito ay sinasabing immoral. Wickedness. Kasama sa paksalansang sa kautosan sa 623 na Romans. No? So, pag sinabing immoral, anumang ginagawa ng tao na hindi nalabag do sa moral do ng sangkatuhan. So, ito ay kasalanan. At ang gantimpala ay gantimpalo sa sabi nga mawawalan ng tsansa na mapunta sa pinto ng langit. So sabi nga iniisip mo sa araw, ano ba ang moral ngayon sa takbo ng mundo, no? Hindi na malaman eh kung ano tama at mali. Yun ang kasi pinipilit na itama ang mali. Kaya ngayon, kung hindi sinasabi sa Bible, huwing tama ang mali. Yeah. Yun yung medyo mahirap. So yun ang gray line dyan. So babalik ulit tayo sa banal na kasulatan. At yung mali po, naging tama. Tama. Yeah. Tama nga ba yung sinabi natin? Apo, at yung tama, naging mali. Sang-ayon sa mata ng tao. Yun. Sa mata ng Diyos, pag hindi sang-ayon sa kanyang kalooban, ay technically mali. Nagpasimula sa pag-aaway sa langit. Garden of Eden? Yeah. Oh, sa langit. Sa langit. Going back po to humility. Mm-hmm. So, pride po. Mm-hmm. Okay. So, the word of the day is iniquity. Iniquity. Sa Tagalog ay kagawaan at kasamaan. Kasamaan, malalim na kasalanan. Malalim. Yeah. Kasi pero, iniquity, ano pero, po? Pero kasalanan pa rin. Kasalanan pa din. Sabi nga, white lies are also kasalanan pa din at pagsisinungaling pa din. Yeah. Pero meron tayong mga karakter sa Bible na gumamit niyan. Ano po? Yeah. Kaya nga, sabi nga ay ano, ang totoo ay medyo masakit. Yeah. Ang katotohanan ay medyo masakit. Lalo na kapag tayo... lalo na kapag tayo tinatama, ay medyo parang ang hirap tanggapin. Yeah. Kaya nga ang sabi, ang katotohanan ay siyang masakit. Yeah, sabi nga Happy Sabbath po muna kay Brother Jeff Rama. Sabi niya, Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Jeff! At kay Brother Sam Sierra, Happy Sabbath po. Happy Sabbath sa iyo, Brother Sam. Happy birthday sa November 2nd. Happy birthday ulit, Brother Sam. Uy, November siya? Opo. Ngayon nga po pala ay katapusan ng October. Ayan, sa mga nag-birthday ng October, Happy birthday po muli sa inyo at Happy Sabbath. Kaya't napakaganda po na lagi nating balikan ang mga salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Totoo yan. There's a change sa paggising sa umaga, some Bible text.
bago matulog, isang Bible text, atin niya yung lesson study para makapagsalisik tayo ng ating sarili. So, to be ready. Baka minsan, hindi na tayo makagising sa umaga. Yun. Yung medyo. Kaya nga. Yung pala ang katapusan ng buhay natin. So, ihanda natin. Anytime, laging maghihanda. Every day is a blessing. At tuwing umagang tayo ginigising ay pagpapala. Kaya sa inyo lahat dyan ay magandang umaga at magandang araw ng Sabat ng pag-ising at ang pag-ibig ng Diyos na waang manatili sa atin. Lalo na po sa bawat isa sa atin, madaling magsalita pero mahirap sa gawa. Salamat na lang at sa Diyos ay lagi tayong makakaasa na ang pagpapatawad ay nariyan. Ang pag-asa, power of hope. Wala po tayong ulat ngayon sapagkat ang ating taga-ulat ay kasama sa Sabbath School training or seminar or workshop. Kung ako na andyan sa Pilipinas, sasama ako. Dahil love na love ko po ang Sabbath School. At, ano po sabi niya, love na love niya yung workshop. Sabbath School. Gusto ko rin namang makita kung anong mga pagbabago. At nakailang taon din naman tayong Sabbath School Superintendent sa Naic at sa Cavite City. Sa Cavite City at sa Naic at dito rin naman sa Saipan. 2 years ago na. Nakikita naman sa ating buhok. Hindi sa mukha, sa buhok. Kaya salamat sa Diyos sapagkat patuloy pa rin na tuloy lang ang pagpapaunlad at gayon din ang pag-aaral. Ang sabi nga mo, Miko, the wise man build a house upon a rock. Hindi mo yun. It is wiser to accept instructions and and knowledge kaysa sa it is foolishness kapag hindi ka na tumanggap ng aral at instructions. Ito yung unang lesson natin sa Bible. Makinig talaga makinig. Listen. The action word is obey. Obey, listen. Yes, ayan, dahil po sa maulan, maaaring hindi matuloy ang pagbibigay ng mga booklet. Ayan, sa ating Power of Hope, ito po ay nariyan lamang, tagaantay sa inyong mga kamay na ibahagi sa ating mga kaibigan, kapatiran, at kaya mag-aanap na ang pag-asa ay sa Panginoon lamang. Amen. Yun. Kaya, Omiko, sabi ko nga po ay maganda na meron tayong yung nakikita niyo yung maliit na picture doon na nagsasabi ng mga ano. Alam niyo ang ating sign or language for the day is thank you. Paano ba yung thank you, Miko? You? Thank you. You. Tama po ba? Baka mali kami. Baka bad word po sinasabi natin. Hindi. Thank you ata nga yun kasi malimit gamitin. Ayan, dun sa mga may emotion din. Yes. Kasi nakangiti ka. Thank you. Ayun. Kaya pag malayo kayo at medyo meron kayo naisip na ipagpasalamat, then show it with sign language. Thank you. Yun. Thank you. Kundi yung hindi nakakaunawa, baka lalong magalit, no? Sa pag-thank you mo? Siyempre nga sinasabi ko, nasa panahon nyo na pag-thank you mo. Salamat sa Sabat. Thank you for this Sabat. Uy, para akong, alam nyo naman kami ay, pag nagtuturo, kailangan may action. Kasi mas na... energy. Ooh. Yes. Kailangan kasi merong mga paggalaw ng kamay. Mas nauunawaan ang bata. Bagamat hindi yun ang official sign language. Yeah. Sabi ko sa kanila, para matandaan nyo. Pero pag ayaw po mag-intindi, hindi pa... This is only one way. Maraming pang ways yan. At may pag-asa. May pag-asa ang bawat isa. Yun. Kaya, smile lang tayo. Kahit konti po, basta meron po nagawa. Yes, may be happy. Talaga. May pag-asa talaga sa Panginoon. Yeah. Kaya tayo pong lahat ay matuwa at magpuri lagi. Kahit na ang sama ng panahon. Kaya sa inyo lahat dyan ay maraming salamat dahil kasama namin kayo. Thank you. Kayo. Yun. Narito po muna ang awit. Ang awit natin sa... Yung bang pagbabalik ng Panginoon ay aasamin natin tong city na to. Tayo po'y makinig. John saw a city that
Yes, ayun. Salamat sa ating mga kapatidan na kasama sa pag-awit ng Jerusalem. Naiyak ako dyan nung inaawit yan. Kasi inawit na yan nung dalaga pa ako. Inawit na namin yung old version, Mika. Yung Jerusalem. Yung nasa ano? Jerusalem. Yun. Alam, naiyak ako kasi yung mga kasama ko dati ay medyo hindi na nagpatuloy sa pagsama sa ating pananampalataya. Kaya naiyak ako. Kaya yun ang naalala ko. At saka parang nasabik ako na umawit doon nakasama aking mga kapamilya at mga kaibigan na tinuri na rin kapamilya. Talagang doon ako naiyak. Buti na lang nakaawit pa rin nakasama nila. Kaya salamat po sa inyong pagsama at naway tayo rin ay maging ano yun, maasamin natin na tayo aawit ng sama-sama sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa. Po, yun po ang goal natin. Yes, kaya nga sama-samang aawit ng when he comes. Yes, at hindi mapapantayan ang emotions ng pag-awit ng mga kapatiran dahil sa karanasang naranasan natin sa mundong ibabaw na ito habang nag-aantay sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya kapit lang po tayo mga kapatid at patuloy naman ang palataya. At patuloy na tayo ay magpatawaran sa isa't isa at magpalakasan. Yun po ang ating sama-samang gawin. At sama-sama tayong mag-rejoice sa Panginoon anuman ang ating kalagayan. Yan, kaya't napakatulin po ng panahon. Ano ba ang sagot ng ating mga kapatiran, Brother Mike, kung meron man? Tama ito. Ang sabi ay, Jesus is coming! Get involved! Ayan, occupy till I come. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Narito po si Brother Miko para sa ating closing prayer. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, thank you for this beautiful Sabbath morning you've given to us for rest, Lord, and to praise you in our churches, small groups, in our homes, all around the world. Lord, thank you for giving us strength, wisdom, and understanding throughout the work week, for guiding us to be a light in our communities, wherever we are or whoever we meet, Lord. Thank you for everything you have given to us, spiritual gift, physical gift, and our mental capacity to grow, O Lord. You are our creator. We thank you for everything you have given to us, all our needs, all our wants, Lord. You are so good. Lord, I pray for those who are suffering, whether it is physical, emotional, especially spiritual. Lord, you know what we need. You are a great healer, and I know you will heal us, Lord, and save us from all our troubles. Amen. I pray for those around the world who are lost. May they find their way to you, O Lord. Guide them. Guide us to be a light upon this world. Fill us with the Holy Spirit so that we may perform your will, Amen. Lord. I pray for the world church all around, all the way down to the small group of believers. Pray for Naic 7 Adventist Church, the Cavite Mission, Timulan, Gulod, Halang, Siyudad. May they prosper in your name, O Lord. Thank you and bless all the programs this Sabbath day and forgive us and all our sins have come against you. In Jesus' precious name we pray. Amen. At muli, maula na umaga sa inyo lahat at masayang araw ng Sabat. Narito po ang inyong mga lingkod, si Brother Mike. Maraming salamat po at happy Sabat. Yes, si Brother Miko, thank you for the prayer. Happy Sabat po and God bless us all. Yes. At ito po ang inyong lingkod, Sister Amy Talo na nagsasabing, To God be the glory!